good morning, at kung gabi nyo man ito pinapanood, kumbawa. Nandito tayo ngayon sa Kanigasaki Park, yung magandang park dito sa amin, and i-review natin itong DJI Pocket 3. Feeling ko lang, kailangan ko siyang gawa ng video kasi sobrang naging helpful itong camera nito para sa akin. So, this is the DJI Pocket 3 Creator Combo Edition. So, join me as I review this camera. Let's go! DJI Pocket 3 Creator Combo to. And it comes with the camera, battery, stand, and itong wide lens, and itong DJI Mic 2, and yung camera bag niya. Simulan natin sa price itong camera na to. Nabili ko siya sa Facebook Marketplace. Minit ko lang yung seller sa SM North, and yun. Sobrang naging helpful itong camera na to para sa akin kasi hindi ko na kailangan bumili ng gimbal. Meron na siyang wide lens. Meron na siyang extra battery. So, parang all-in-one na tong camera na to. And dito kasi sa Japan is parang intimidating kapag may camera kang dala. So, ito, hawak mo lang siyang ganyan or nakakabit sa bag mo. Sobrang seamless. Hindi ka halata na nag-vlog. Tululakad ka lang. And as a vlogger, sa phone lang naman pinapanood yung mga videos ko, hindi naman sa malalaking screen. So, pwede na to. Hindi ko naman sa minamali ito, pero 4K resolution na to. 4K resolution 60p. So, enough na yun para sa malalaking TV, di ba? And sa battery life niya, umaabot siya sa akin ng isang buong araw ng pag-vlog. May dala naman akong power bank in case na malubat siya. And pwede ka naman mag-charge siya habang ginagamit siya. And enough na yun sa isang araw kasi after mo naman mag-video, papatayin mo siya. May mode pala to na kapag pinlip mo yung screen, mag-automatic off siya. And mag-reset yung gimbal. Yun. Sa texture niya, mukha naman siya matibay. Nahulog ko siya isang beses pa lang. And buhay pa naman siya. Marami din siyang modes. Meron siyang spin mode, auto face detection, meron din siyang active track. Yung active track is kapag tinutok mo sa mukha mo, susundan niya lang kung nasaan yung mukha mo and hindi mo na kailangan i-angle yung sarili mo. So sa weight naman nitong camera na to, magaan lang siya and sobrang smooth ang output niya. Makukompare mo siya sa camera na naka-gimbal. Kasyang-kasya sa bulsa. So 3 months ko na ginagamit tong camera na to and wala akong negative na review sa kanya. So try natin siya ipang video dito. Gawa tayo ng cinematic clip from dito sa park na to. Yan, let's go!